Eh ngayon po, nako, nakaladkad na po tayo sa gera. Kaunti na lang, putukan na. Kaunti na lang. Kanina nga po, nakausap ko yung super ate to the president. Abay, sinasabi niya, nanenervyos na siya. Dahil ang dami mga kasundaluhang Amerikano na sa Ilocos Norte at kitang-kita na nila. Kayahan, siya isang abogado, hindi gaya ni PBBM na hindi malang natapos sa college. At nagkaroon siya ng karanasan bilang isang local executive. No? Tapos siya ay pinakamataas ang kanyang net satisfaction rating at approval rating sa lahat ng namumuno sa gobyerno. Hindi ba? Pero dahil nga sa prinsipyo niya, hindi niya maatim na manatili sa administrasyon ng BBBM at alam naman niya na malaking mawawala sa kanya. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Hapon po, ako'y tuwan-tuwa dahil nga po nag-resign na si VP Sara bilang isang Secretary ng Department of Education at saka Vice Chair ng NTFL-CA. Ang ibig sabihin po nito, hindi na siya kabahagi ng administrasyon at hindi na siya naging alter ego ni Presidente Marcos. Ibig sabihin, po pwede na siya magsalita ng kanyang talagang saloobin sa mga issues at po pwede na siyang mamuno sa oposisyon. Now, ang tanong, bakit siyang dapat mamuno sa oposisyon? Narinig naman natin yung dalawang oposisyon, yung isang kabahagi na isang teroristang CPP-NPA at saka yung isa na alam naman natin na questionable ang pagkatao, no? Dahil doon sa pagbebenta ng pinagbabawal na droga, no? At ang sabi nila, hindi raw po pwede maging oposisyon si VP Sara. Well, unang-una, himay-himayin natin. Ano bang nangyari sa Liberal Party ngayon? Ang Liberal Party tahimik sa lahat ng issue. At ang katotohanan, dahil kamag-anak nga si Liza Araneta Marcos ni Marojas, eh parang sila ay makapartido na. Hindi nyo ba napansin na yung bagong finance secretary na tinalaga ay kapalit ni Ben Jokno ay talagang loyalist ni VP Lenny, si Senator Ralph Recto, o yung housing czar natin, si Acuzar, kamag-anak ng Jojo Ochoa na naging law partner ni Liza Araneta Marcos. Ang totoo po niyan, talaga naman pong nagkahiwalay si Liza Araneta Marcos at si Jojo Ochoa dahil doon sa 2016 elections. No? Dahil nga po, nagkaroon ng protesta si Marcos laban kay Lenny. At syempre, nasaktan ang Liza Araneta Marcos ng kinampihan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero ang balita ko po sa very reliable sources, nagbati na po yung dalawang mag-ex-law partner. At ngayon, sila po ay BFF muli. At kaya hindi ako nagtataka kung bakit talagang napakalapit na ngayon ng administrasyon ni Bongo Marcos Jr. sa mga Dilawan at Pinklawan. Hindi rin ako magtataka kung pagdating ng eleksyon para sa Senado nga, eh may mga kandidato na galing sa hanay po ng Liberal Party. Dahil sa kabinete po, madami na pong mga Dilawan at Pinklawan. Isang dahilan nga kung bakit yung mga loyalists ay nagre-reklamo. Bakit nauna pang na-appoint yung mga Dilawan at mga Pinklawan. Pag-usapan naman natin yung mga radikal kuno sa Kongreso. Eh hindi ba sila aliado ngayon sa ating speaker? Di ba? Sila ay holding hands sa BFF. Sila yung mga nagpasara sa SMNI. Sila yung kumuwestiyon sa budget ni VP Sara. Di ba sila nga ang nagsimula ng gulo at simula kung bakit nagkahiwalay ang unit team dahil dun sa budget ni Inday Sara? Paano sila ngayon maging oposisyon? Pero sila po ngayon ang gumangawa na hindi rin po pwede maging leader ng oposisyon si Inday Sara. Bakit hindi naman pwede maging oposisyon si Inday Sara? Hindi ba siya yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na merong ibang paningin sa mga bagay-bagay gaya ng pag-uusap ng kapayapaan sa mga teroristang CPP-NPA? Simula lang po yan. Kasi nga, bilang kabahagi ng administrasyon ni Presidente Marcos, hindi dapat siya nagkakaroon ng ibang opinyon kaysa kay Presidente BBM. Pero bagamat hindi pa siya nagbibitiw sa DepEd, pagdating sa issue ng terorismo at ang mga CPP-NPA, nagsalita siya na that is a pact with the devil. At kaya nga sigurado ako na matapos magbanggit ng ganyang mga salita si VP Sara, ay hindi na siya magtatagal sa gabinete ni PBBM. Siguro po yan ay isa sa mga napakadaming pagkakaiba ng posisyon. Ang alam ko rin po si VP Sara, bagamat siya po ay nagmamahal sa Pilipinas at nakita nyo naman, no? Talagang ang gusto niyang maging pwesto dati ay Secretary of National Defense, ayaw rin niyang magkagera, lalong-lalo na kung wala naman ang interes ng mga Pilipino na magkagera. E ngayon po,
nako, nakaladkad na po tayo sa gera. Kaunti na lang, putukan na. Kaunti na lang. Hindi lang nga po, nakausap ko yung super ate to the president. Abay, sinasabi niya, nanenervous na siya dahil ang dami mga kasundaluhang Amerikano na sa Ilocos Norte at kitang-kita na nila yung mga Navy at Coast Guard ship ng China. So anytime pwede nung magputukan. Ang tingin ko po, kaiba ang paningin ni BP Sara dahil ang gusto niya kapayapaan. Ang gusto niya mas mataas na antas ng kabuhayan, mas maraming pagkain sa mga Pilipino dahil ang problema natin sa Pilipinas, mataas sa presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. So pangalawa po yung issue na talagang magiging oposisyon si BP Inday Sara. At siyempre, paano naman siya sasang-ayon dun sa mga pamamaraan na pagtrato sa mga kalaban ng gobyerno, no? Tignan niyo si Kibuloy, talaga namang linusob at nanindigan din si BP Sara na yan po ay napaka lakas na dahas naman, no, para lang mag-search ng warrant of arrest. At talagang pinuna niya ang kapulisan dahil nga doon sa napaka lakas, excessive use of force na ginamit. So talagang siya nagpahiwatig na hindi siya sang-ayon sa mga pulisiya ng gobyerno. At syempre, isa-isa na po kami mga mga supporters ni BP Sara na tinatarget. Si Glenn John, ang daming disbarment. Ako po, ang daming paninira sa akin. Si Vic Rodriguez, ang daming masamang sinabi niya First Lady Lam sa kanyang interview, no? Alam nga naman pabayaan kami ni BP Sara. Eh kami naman ay naninindigan lang sa prinsipyo na mali ang naging desisyon namin. Kami nabudol nung kami sumuporta kaya PBBM at ang tingin namin, wala talaga siya sa tamang pag-iisip. Dahil sino ba ang nasa tamang pag-iisip na kakalad ka rin tayo sa gera? So yan po ang mga pangunahing mga kadahilanan kung bakit si BP Sara talagang ang magiging tunay na oposisyon. Bukod pa riyan, eh mas maraming boto naman si BP Sara nung siya'y tumakbo sa Vice Presidente kesa kay PBBM. At maraming naniniwala na nagdala sa tagumpay kay PBBM ay si BP Sara. So bakit hindi siya magiging oposisyon? Eh siya yung pinaka, kumbaga, viable alternative to the President. Now, ano pa yung mga ibang kadahilanan? Well, syempre, bukod sa siyang pinakamataas na mandato na pwedeng mamuno sa oposisyon bilang Vice President, eh meron naman siyang napatunayang kakayahan. Siya ay isang abogado, hindi gaya ni PBBM na hindi man lang natapos sa college at nagkaroon siya ng karanasan bilang isang local executive, no? Tapos siya ay pinakamataas ang kanyang net satisfaction rating at approval rating sa lahat ng namumuno sa gobyerno. Hindi ba kung alternatibo ang hinahanap natin sa presidente, yung pinakahinahangaang opisyalis ang karapat dapat at hindi naman yung mga kulelat at halos nakalimuta na ng taong bayan. Tapos, napakita niya na bagamat siya ay team player, talagang hindi siya nagsasakripisyo pagdating sa prinsipyo. Hindi pa ho dapat na ganyan ang oposisyon. Walang sell-out. True, nabudol, pero wala pong sell-out. So tingin ko po, yung pagbitiw niya, kung siya ay talagang gahaman lamang sa kapangyarihan, at ang DepEd naman ang pinakamalaking budget, siguro, tiniis na lang niya yung hindi niya pagkakasundo kay Presidente Marcos at nanatili bilang DepEd Secretary. Pero dahil nga sa prinsipyo niya, hindi niya maatim na manatili sa administrasyon ng BBBM at alam naman niya na malaki ang mawawala sa kanya. Unang-una, ang liit na ng budget ngayon ng Vice President kasi tinapyasan nga ng mga kongresista. So, from the biggest department na pinakamataas ang budget, halos wala na siyang budget as VP. So, ano pa ang matitira sa kanya? Kung siya ay talagang gahaman lang sa kapangyarihan, et kinain na niya, linunok niya ang prinsipyo at nanatili na lang siya. Okay? At alam ko naman, alam nyo, na bagamat matalino at maganda si Inday Sara, meron din yung tapang na kinakailangan sa oposisyon. Ako po, habang ako po ay binabato ng putik, ako po ay kumukuha ng lakas sa tao po pagkataon Inday Sara dahil pareho po kami pinagdadaanan. Grabe po ngayon ang binabato kay BP Sara ng administrasyon. Kung ano nung pinupula sa kanya, good riddance daw at mabuti, mawawala na siya sa DepEd. Hello sa mga nagbabato ng putik kay Inday Sara. Huwag niyong kalimutan, nung siya'y kalihim sa Department of Education, siyang pinakahahangaan na kalihim ng kahit anong departamento sa gobyerno. So huwag niyong linlangin ang publiko. So yan po mga kadahilanan ko kung bakit dapat si BP Sara, hindi si BP Lenny. Talaga naman, oh. Ito po ang kadahilanan kung bakit si BP Sara ang tunay na leader na oposisyon. Unang-una,
may paninindigan siya. At siya ay naninindigan, bagamat salungat sa paniniwala ng ating presidente, hindi siya gahaman sa kapangyarihan at ang katotohanan, ang LP at ang kaliwa, kasama na po ng administrasyon. Wala na po tayong alternatibo. Ang talagang lalaban na lang dito sa diktatura nito ay si BP Sara at kaming mga nasa likod niya. So it is with pride that I want BP Sara to accept the post of the ultimate leader of the opposition in the Philippines. Sana po tanggapin niya. Pero kanina po, nagkausap kami ha. Ang sabi niya, anong plano niya? Sabi niya, anong plano ko? Nagsalita na ako sa pamamagitan ng pagbibitiw. Meron pa bang malabo doon sa aking sinabi, sa aking pagbibitiw? Yung pagbibitiw ko mismo, ang mensahe na. Sabi ko, anong plano mo? Well, tutok muna ako dito sa 30 days na transition. Kasi dapat, maayos naman ang transition. Nang sa ganun, hindi naman malagay sa indulto ang ating learners. Yan po talaga ang public servant.